kaso ng mga balikbayan box na hindi na de-deliver. Ayon sa Bureau of Customs, ilang freight forwarder daw ang hindi nagbabayad ng buwis kaya hindi natatanggap ang mga padala galing sa abroad. May news to go si Maki Pulido. Espesyal para sa OFW at sa mga kamag-anak niya, ang bawat balikbayan box na ipinapadala mula abroad. Pero paano kung hindi naman natatanggap ng mga mahal sa buhay ang mga padalang pinaghandaan at ginastusan? Ito ang dinulog ni Beth Roja sa Bureau of Customs. Hindi pa rin kasi na-deliver hanggang ngayon ang TV na ipinadala raw ng kanyang anak mula sa Saudi Arabia. Noong Hulyo pa daw nila ito inaasahan. Isa lang ang kaso ni Beth sa tumataas na bilang ng mga hindi na-deliver ng mga balikbayan box. Mula Enero ngayong taon, nasa 500 reklamo na ang natanggap ng Philippine Shippers Bureau ng DTI. Pag sinayin mo door to door, the freight and the fees are paid in full abroad. Yes. That the consignee don't have to pay anything to get the box. At dahil lumalala raw ang problema, naghihigpit na raw ang DTI. Naglabas nga sila ng listahan ng mga freight forwarder na dapat daw hindi tangkilikin ng mga OFW dahil blacklisted na nila ang mga kumpanyang ito. We always decide cases in favor of the consumer. So we file formal charges, we impose fines, and we can revoke accreditation. May ilang mga freight forwarder umano na hindi nagbabayad ng buwis sa Bureau of Customs. Kaya may mga box na hindi na de-deliver. Kung hindi bayad, kukumpiskahin ito ng customs at isusubasta. Ang hindi tumutupad sa tungkulin dito, yung mga freight forwarders. Kasi ang tungkulin nila, dalhin yung mga balikbayan box dito sa Pilipinas at pagdating sa Pilipinas, i-clear nila sa customs. At pag sinabing clear sa customs, dapat magbabayad sila ng kaukulang mga fees, charges, duties and tax. Kung may padala galing abroad at hindi pa dumarating, tumawag sa hotline ng DTI 751-3330 o kaya Philippine Shippers Bureau 751-3304. May mga itinalaga raw na staff para lang asikasuhin ang mga reklamo ng mga hindi na de-deliver na balikbayan boxes. Maki Pulido, GMA News.